Professor, sabi ko nga kay Rica kanina, parang this is the first time ever, I could be wrong of course, no, na narinig ko na inflation is one of the most serious issues na dapat pagduunan ng pansin ng gobyerno in any survey. Can you validate that? Well, tama ka, Peter. Kung ang tanong ay anong dapat bigyang prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Tandaan natin na itong survey na ito ginawa nung bago matapos ang Hunyo. So hindi pa nakaupo yung pagdating paupong administrasyon. So yung katanungan namin dito, yung isang katanungan, anong dapat bigyang prioridad ng paupong administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos? At nangunguna nga rito, yung pagkontrola sa presyo na mataas na presyo na mabilihin. So kakaiba ito dun sa mga dati nating administrasyon, kung saan, for example, nung papasok si Presidente Duterte, nung tinatanong namin yan, malaki ang nagsasabing dapat ang bigyang pansin ay kriminalidad. Dala na rin siguro nung mensahe ni dating Presidente Duterte nung kampanya na kanyang susumpuin ang kriminalidad. Pero ngayon, lumalabas na talagang matindi ang mas mahalaga ang pagbibigay pansin sa mataas na presyo mabilihin at serbisyo. On the methodology, Professor Holmes, ito po ba choose the correct answer or you can answer anything you want? Well, dalawa yung katanungan rito, Peter. Yung isa, yung pangkaraniwan naming tanong, merong 17 usapin na ipinapakita kami sa mga respondent at tinatanong sa kanila, pwede kayong pumili ng hanggang 3 na gusto niyong agarang aksyonan ng administrasyon papasok. Ayun. So yun yung isa. Basically, may choices sila out of 17 issues. Ano ang isyung dapat aksyonan agad ng papasok na administrasyon? So yun yung isang tanong. Yung pangalawang tanong, open-ended siya, Peter, Rica. Ang tanong lang doon, ano ang dapat bigyang prioridad ng papasok na administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos? So sa inyong pananaw, ano ang dapat bigyang prioridad? So walang binibigay na option. Pero doon sa pangalawang na yun, lumalabas na ang pangunahing issue pa rin ay yung pagkontrola sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Halos 4 sa 10 Pilipino nagsasabi na ito ang kanilang dapat bigyang prioridad. Mm-mm. So nakikita na naman po natin, Professor, yung epekto ng inflation sa Filipino households. But this is not something na ngayon lang nangyari. Kung babalikan po natin, sabi nga po na 2008 na nagkaroon na tumaas din ulit yung inflation, hitting around 6 or 7 pa nga po yung taas nun. Nakagawa din po ba kayo ng same survey during those period? Kasi I'm curious if maybe pareho po ng nararamdaman ng mga Pilipino nung panahon na nahirapan din sila dahil sa inflation noon at sa ngayon. Well, Rica, sa pangkalahatan, sa lahat ng survey namin, yung isang option na meron kang choices, parating nangunguna yung inflation bilang usapin. Hindi lang po on this survey, no? Hindi lang disturbing, hindi nawawala yun. Kasi nga, sa pananaw ko, no? Sa ating kasi, pag ang presyo tumaas, hindi na bumababa eh. Rare na bababa ang presyo ng bilihin. So, medyo hindi naabot ng pangkaraniwang Pilipino. Kasi nga, hindi rin naman tumataas ng ganun kataas ang sweldo ng mga Pilipino. Kaya pumapangalawa sa mga usapin dito yung pagpapataas ng kita ng mga manggagawa o ng sweldo ng mga manggagawa. Hindi nakakahabol yung sweldo dun sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bagamat bago ng survey, aming nilagay ito dun sa media release, meron ng pagtaas ng sweldo, no, sa Metro Manila na nang lumalabas na 30 to 110 pesos ang itinaas ng sweldo sa Metro Manila at sa ibang lugar sa ating bansa. Pero hindi parang hindi sapat kasi lumalabas pangalawa itong mahalagang usapin na dapat tugunan kaagad ng kasalukuyang administrasyon. Taking that into consideration, Professor Holmes, na nagkaroon na nga ng increase nung panahon na nilabas ninyo yung survey results, marami pa rin po ba ang nagsabi
may follow-up question po ba na hindi sapat talaga yung kanilang kinikita na kahit na nadagdagan pa nung panahon na yon? Well, lumalabas na ganun nga. Kahit na nadagdagan pa, ang pananaw nila ay hindi sapat yung sweldo. No? Kasi ang unang usapin ay yung pagkontrola sa presyo ng mabilihin. Ang pangalawa, pagpapataas ng sahod ng mga magagkawa. So, mukhang yung 110 piso na itinaas ng sweldo, hindi siya sapat para makahabol o makaka-cope yung mga Pilipino sa pagtaas ng mga presyo ng mga bibihin. Pwede ko po ba matanong, Professor, yung respondents natin, yung kanilang details? Ito po ba ay mga working class, yung edad ng mga working class na yung mga nagtatrabaho? Well, adult Filipinos to, randomly selected, gaya ng aming mga quarterly survey. Mm-hmm. We had 1,200 respondents across the country. So they come from all socioeconomic classes, A, B, C, D, and E. Yung pong tinitingnan ko nga ngayon yung ano no, yung location at saka yung mga eco class, ano po. When you say controlling inflation, malinaw na malinaw ba sa kanila kung ano yung ibig sabihin po ng inflation? Was it explained to them or ang pagkakalagay nito, Peter, sa aming questionnaire, pag binabasa ito, hindi ito controlling inflation, kundi pagkontrola sa presyo ng mga bilihin, ng mga pangunahing bilihin. Okay. Yun lang, sa table lang namin, para medyo mas maigse yung English translation, nilalagay lang namin controlling inflation. Yep. Okay. Tsaka mukhang related yung unang apat po, Professor, controlling inflation and reducing the poverty of many Filipinos, on the other hand, increasing the pay of workers, and creating more jobs. Yeah, so the top four, yung unang apat, talagang medyo lahat sila economic, no? Yung mga nakaraang administrasyon, pagpapasok yung administrasyon, kunyari nung papasok yung administrasyon ng yung maong Presidente Aquino, ang pangunahing usapin doon, isa sa pangunahing usapin, yung paglaban sa katiwalian, fighting corruption in government. So that was in 2010. Nung papasok yung administrasyon ni Presidente Duterte, ang isa sa tampok na usapin ay yung fighting criminality. Opo. Ngayon, wala na yung fighting corruption and fighting criminality among the top concern. Lumalabas na lahat ng concern ay economic, no? Gut issue. Opo. One thing that medyo that struck me was yung eco class po in terms of controlling inflation. Ang ABC, 48%. Ang Eco Class D, 58%. At Eco Class E, 62%. Parang napakalapit po yata nung mga numero. Expectedly, dapat mas malaki ang magiging in favor of controlling inflation sa D and E. Tama po ba? Medyo malapit-lapit, pero yun, medyo magkakadikit rin kasi yan eh. Pinapili sila ng tatlo na usapin. So, halos 6 sa 10 Pilipino, regardless of socioeconomic class, lalo-lalo na sa DNE, naniniwala na yung mataas na presyo ng mga bilihin ang dapat talagang aksyonan kaagad. Okay. Maging yung ABC, no, halos 5 sa 10 nagsasabing ito'y mahalaga. So lahat ng Pilipino, regardless of socioeconomic class, nakakaranas ng paghihirap, ng kaunting paghihirap, dala na itong presyo ng pagtaas ng presyo ng langis, pagbagsak ng halaga ng piso na nakakadulot ng muling pagtaas ng presyo ng mga inangkat ng mga bilihin. Opo. I will go now to location, Professor. Ang Mindanao has the highest in terms of controlling inflation at 69%. Pero ang sumunod dito ay NCR, 67. Mababa ang Visayas, 62. Balanced Luzon is 46. Why is that? Bakit po napakalapit ng Mindanao at saka NCR? Well, maaaring siguro ito yung mga inamaan ng ibang mga... Well, maraming kadahilanan dyan. No? Una, logistical na rin. Siguro yung posto ng produkto sa ibang lugar sa Mindanao ay mas mataas dahil nga sa logistical cost, no? Yung transport cost at iba pa. Maaring kakitira na rin ng merkado yan. No? Kasi hindi natin matatanggal yung mga smuggling at iba pang mga illicit activities na nakakapagpataas ng presyo ng mga bilihin.
Sa NCR, talagang historically, mas mataas talaga dahil may question kaninang, for example, ang transport cost dito ay medyo mas mataas kung ikukumpara mo sa ibang lugar. Yung ibang lugar, ang balance of Luzon, medyo tabla yung kita ng manggagawa at yung mataas na presyo mga bilihin. So, but in general, yung economic pa rin, yung concern across all demographic areas, whether it's NCR, balance of Luzon, Visayas, and Professor Holmes, isa po dun sa pinag-uusapan namin kanina na aking partner, eh yung mababa po yung ranggo ng concern ng mga na-interview sa COVID cases. Nandun po siya sa, actually, nasa baba po talaga, no? Hindi nga malang pumasok dun sa top 10. Panglabing lima yata. Opo, hindi nga lang pumasok dun sa top 10. Economic yung unang hinahanap, pangalawa, yung corruption, security, at yung security nga po ng bansa, saka lamang papasok yung COVID. Reflection po ba ito ng nakikita natin ngayon doon din sa uptake? Actually, hindi na nga uptake. Mababa talaga yung uptake ng mga booster shot natin. Dahilan po kaya ito, Professor? Well, posible yan, Rica. No? Posibleng dahilan sa hindi na masyado nangangamba ang publiko sa paglaganap ng COVID. Dahilan sa na-roll yun na yung mga bakuna, meron ng ilang bahagda ng populasyon ang merong booster at mukhang nakasanayan na. No? Ibig sabihin, kaisipan ba ng mga Pilipino ay nasa endemic period na tayo. Mm-hmm. Pero tandaan rin natin, yung survey ay sinagawa nung panahon na ang bilang ng kaso hindi kasing taas katulad ngayon. No? Kasi ngayon, on the average, you have 1,600 a day. When we conducted the survey, I think hindi siya lumalagpas sa 300 sa isang araw. Mm-hmm. Konti pa lang talaga. May question din ng testing to, Rica, tsaka Peter, no? Kung gano'ng karami natetest. Kasi yung bilang ng COVID cases ay batay na rin sa testing. Baka asymptomatic na rin kasi marami naman nakabakuna na hindi ganun kalala ang tama ng virus sa kanila. So, positibo, maaaring positibo to, pero relative pa rin yan kasi pinapili mo sila. Between COVID and inflation, what is more important? Diba? It's not as if you're asking them to select as many issues. We ask them only to select three. Isa pa po, Professor, pag tinignan po natin yung mga resulta, top 4 po economic, yung mga susunod ay yung mga parang plataforma noon ni Pangulong Duterte. Is it also reflective of the current administration, of the current head of the administration bilang nagpalit na ng administrasyon ngayon? So hindi na on top of mind yung first. Yeah, pwedeng sabihin na may signaling effect yung babanggit ng Pangulo. Lalong-lalo na dun sa pangalawang katanungan namin na open-ended. Makikita dun, Rica, Peter, na pumapangatlo sa usapin. Pag tinanong mo sila ng walang listahan, anong dapat prioridad? Na ang prioridad na lumalabas ay may kaugnayan sa agrikultura. At ang survey na ito ay sinagawa pagkatapos ng balita na yung posisyon ng kalihim ng agrikultura ay kukuhanin mismo ni Presidente Bongbong Marcos. So may anticipasyon na maaaring ito ibigyan ng pansin. Hindi natin alam kung ito yung magaganap. Pero pangatlong lumalabas na mahalagang usapin dito yung pagtugon sa mga usaping agrikultural doon sa open-ended question. Opo. Professor, ito po yung isa pang medyo na nakagulat sa akin. Ano ha? Dahil kung panlabinlima yung controlling the spread of COVID-19, number 15. Ang number 14 ay defending the integrity of Philippine territory against foreigners. I mean, that's anong message po ang kaya ang dinadala noon? No, Peter, siguro we should interpret it as the people don't think it's unimportant. It's important. Yun nga lang, between defending the integrity and controlling prices, when you ask people what should be acted on immediately, ang pipili nila ay yung pagkontrola ng presyo. So it's really in terms of urgency. It's not importance. I think most people think that the territory is important. And we have additional proofs that show that kung ang territoryo pag-uusapan, ang gusto ng mga Pilipino ay i-defend ng gobyerno ang ating territoryo. So pag ang tinukoy mo lang ay yung issue ng territorial integrity, ang disposition ng mga Pilipino dapat ay pagtanggol yan. Apo. Pero pag
niloster mo siya across along other issues, medyo hindi siya kasing urgent compared to prices. No, I think what I was trying to point out, Professor, was that between COVID and defending our territory, nauna pa yung defending our territory. Well, halos pareho sila. And I think it's largely because ay, nung panahon na ginawa yung survey, may mga balita na rin na patuloy yung pangimasok at yung pagpipigil ng mga balko ng People's Republic of China sa ating mga mangingisda at maging sa ating Coast Guard, I think, if I'm not mistaken. So, nandun sa kamalayan ng mga Pilipino na meron tayong teritoryo na talagang nanganganib na kuha ng ibang bansa at dapat ipagtanggol. Where is drugs in this survey, Professor, please? Well, it's essentially under fighting criminality. Nasa loob siya ng fighting criminality. Hindi namin siya isineparate as an issue. Halos lagpas sa isa sa sampu naniniwala na hindi mahalaga usapin. Okay. Professor, ngayon po pinag-uusapan ng gobyerno natin na magkaroon ng subsidiya para po dun sa mga mahihirap na mga Pilipinong pamilya. Pero nakalagay po dito yung providing assistance and subsidy eh nasa ibaba din po ng ng kanilang mga tinitignan na mahalagang pakatutukan ng gobyerno. Kumusta po yung datos pagdating po sa class CDE na alam naman po natin ay maaaring sumagot nito? Mataas po ba yung bilang nila who answered this? Well, mataas. Hindi naman gaano kataas, Rica, pero dapat basahin natin yung providing subsidy versus, let's say, the importance of increasing wages. Kumbaga, kung susundan ko yung inaugural speech din ng Presidente Marcos, no? Ang dapat sigurong iangat ay yung sweldo ng mga manggagawa na talagang bababa. Hindi inahangad ng manggagawa na bigyan sila ng subsidiya kasi alam nila na yung kanilang ginagawa may karampatang dapat halaga. So, mas importante sa kanila na yung kanilang trabaho ay tama ang kanilang sinesweldo kaysa yung maaasa sila sa subsidiya galing sa gobyerno. So, it can be interpreted that way, no? That the people would not rely on subsidy. They'd rather that yung worth as workers would be given enough attention, and that would be basically indicated by the appropriate wage. If you were to go back, Professor Holmes, do sa mga iba pang mga surveys na ginawa ng Pulse Asia, can we not conclude na perennial naman talaga na nasa top 4, top 5 ang increasing the pay of workers and creating more jobs? Basically, tama ka, Peter. No? All of these issues have always been at the top of mind, top urgent concerns on the part of the public. Ang ibig sabihin nito ay meron ang mga instances na less than majority ang nagbabanggit nito. Pero ang ibig sabihin nito ay merong mga fundamental na structures sa ating ekonomiya na dapat siguro ay talagang solusyonan ng pamahalaan. Dahil kung ito'y lumalabas palate, ang ibig sabihin nito, kapos tayo sa produksyon, maaaring mahal yung pag-distribute ng goods. So there are fundamental problems that should be addressed by government so that these issues will not surface again as urgent concern. Opo, kasi parang at any given time, it will always be one of the top issues. Ano po? I don't know whether you did a survey already, Professor. E tatanungin ko na rin po, no, kung wala pa. Will you be doing a survey on how people will grade the past administration? We have a question, if I'm not mistaken, with respect to performance rating of top officials. I mean to say, yung dating official. Apo. Kasama siya dito, but hindi siya with regard to the previous administration. So it's just a top official. So that includes the president, the vice president, the former speaker of the house, and the former senate president. Opo. Parang performance appraisal, kumbaga. Look, kasi ngayon, iba nang nakaupo, di po ba? I mean, if there were... Kung meron pong mga agam-agam noon na sagutin yung mga tanong, eh palagay ko ngayon medyo nabawasan na ng malaki sa pag-assess kung
maganda ba ang naging legacy o kaya yung pagkatrabaho ng mga nakaraang administrasyon? Meron dito sa survey, sa June survey na ganung katanungan, but yun nga, with respect to the performance of the top national officials. So that's President Duterte, Vice President Robledo, Senate President Tito Soto, and Speaker Lord Alan Velasco. Yung usual performance rating. Yeah. Pero hindi pa po nilalabas, Professor? Hindi ko, and then I cannot recall also kung ano, no? I would have to check. Okay. Hindi pa nilalabas. So we will eventually release that. The priority that we gave was to indicate to the new administration what are the most important issues that should be addressed. Mm-mm. Sir, Professor, is this survey routinely done tuwing magkakaroon ng bagong presidente? Well, this is the quarterly survey that we do. So, Rica, we do it 4 times a year. So, mm-hmm. during second quarter survey, so this normally is done in June. So, hindi to, regardless of whether the administration is new or not, we, mm-hmm. Pulse Asia has done 4 surveys a year. Ito yung ulat ng bayan, and this is the second survey for the year.